Daluyan ng karunungan. Pandayan ng kahusayan. Pinayaman at salukan para sa dalisay na kaalaman. Sandigan ng Batang Isabeleño. Edukalidad ang hatid serbisyo. Magandang umaga. Handa na ba kayo para matuto sa aking arili? Pagkilala ng mga bahagi ng pananalita. Sa wika at panitikan. Oras na para sa mga ariling bubuhay sa pusong Pilipino. Mga leksyong hahasa sa diwang makabansa. Kahusayan sa wika ay lilinang. Kagalingang pangretorika ay huhubugin. Edu, aksyong Pilipino. Filipino. Sa mundong kaliwat kanan ang mga negatibo, pilitin mo pa rin maging positibo. Mahirap ang gawin, ngunit walang masasayang kung susubukin at gagawin natin. Tayo na! Mapagpalang araw mga mag-aaral na ikawalong baitang na walang sawang sumusubaybay. Panigurado na sabik na naman kayong matuto. Tama ba? Tama! Nakatutuwa naman. Tara, samahan niyo muli ako. Ako si Teacher Brian Dumaging Tagaka para sa isa na namang kapanapanabik at masiglang paraan upang matuto. Alam kong inihanda na ninyo ang learning activity sheet. Buklatin ito sa pahina 51 hanggang 58. Panulat at papel ninyo. Kaya, ano pang hinihintay natin? Halina kayo, tumutok at matuto dito sa ating EduAksyon Filipino. Sa nakaraang aralin, na ipakita ninyo ang inyong husay sa pagbabahagi ng inyong opinyon o saloobin. At natukoy din ninyo ang mga pahayag na may katotohanan, hinuha, at opinyon o ang inyong personal na interpretasyon sa mga bagay-bagay. Alam ba ninyong napahanga ninyo ako dito? Tunay nga. Kaya nga naman, nais ko kayong subuking muli sa paksang ito. Paniguradong magiging madali na lamang ito sa inyo. Sa unang tanong, ano ang pagkakaiba ng mga pahayag na katotohanan, hinuha at opinyon? Wow! Napakahusay talaga! Ang pahayag na katotohanan ay mga pahayag o ideya na maaaring patunayan ng mga konkretong ebidensya at hindi na maaaring mabago ng basta-basta ng iilang kaisipan. Halimbawa, ayon sa Department of Education, ang mga mag-aaral sa taong panuruan 2020 hanggang 2021 ay makakaranas ng tinatawag na distance learning. Ang mga pahayag naman na nagsasaad ng hinuha ay tumutukoy sa konklusyon ng tao sa isang pangyayari o obserbasyon. Ito ay nakabatay sa kung ano ang maaaring mangyari batay sa isinasaad ng mga datos. Halimbawa, marahil maninibago ang mga guro at mag-aaral sa distance learning dahil kaiba ito sa nakagawiang face-to-face na pagtuturo. Ang opinyon o personal interpretasyon ay nakabatay sa damdamin, reaksyon o paniniwala ng isang tao batay sa kanyang pansariling pagkakaunawa sa isang sitwasyon. Halimbawa, sa aking palagay, nahihirapan na ang mga mag-aaral sa ganitong distance learning dahil bukod sa bago sa kanila ito, wala din gurong magpapaliwanag sa mga aralin. Hayan, tunay ngang malinaw at naunawaan ninyo ang aralin. Ngayon naman, susubukin natin ang inyong pagsusuri. Sabihin kung ang babangkitin ko ay katotohanan, hinuha o opinyon. Handa ka na ba? Yay! Maaaring gamitin ang panulat at papel sa pagsagot. Sa unang bilang,
hindi na pagkalooban ng ayuda ang pamilya Reyes. Marahil ay hindi sila nakabilang sabagkat mayroon silang permanenteng trabaho sa gobyerno. Ito ba ay katotohanan, hinuha o opinyon? Magaling! Ito nga ay hinuha lamang. Sa ikalawang bilang, ayon kay Pangulong Duterte, ang kaligtasan ng mga mag-aaral ay mahalaga. Ito ba ay katotohanan, hinuha o opinyon? Mahusay, ang pahayag na ito ay isang katotohanan. Upang mapatunayan, maaaring manood sa balita o magbasa pa ng mga pahayagan. Sa ikatlong bilang, ang mga lumabag sa protocol ay dapat parusahan upang madala sila. Ito ba ay katotohanan, hinuha o opinyon? Tama, ang pahayag na ito ay isang opinyon lamang. Sa ikaapat na bilang, kung ako ang tatanungin, ang paraang ginagawa ng pamahalaan sa pagsugpo ng COVID-19 ay kahanga-hanga. Ito ba ay katotohanan, hinuha o opinyon? Tumpa, ito nga ay isang opinyon. Sa ikalimang bilang, batay sa Republic Act No. 11469, maaaring kasuhan ang sinumang lumabag sa pamahalaan kaugnay sa pagsugpo ng pandemyang COVID-19. Ito ba ay katotohanan, hinuha o opinyon? Mahusay, ang sagot ay katotohanan. Nakuha mo bang lahat ang sagot? Napakahusay nga talaga. Tunay ngang nag-enjoy kayo sa ating nakaraang aralin. Kaya naman, batid kong handa na kayong magpatuloy sa susunod nating aralin tungkol sa mga pagpapahayag na positibo at negatibo. Kung gayon, huwag nang patagalin pa. Halina at muling matuto habang nag-e-enjoy dito sa... Tayo na! Sa pang-araw-araw nating pakikipagtalastasan sa ating kapwa, nakapagbibigay tayo ng mga saloobin, opinyon o mga pahayag patungkol sa mga bagay-bagay na napag-uusapan. Aware ka ba sa mga salita o pahayag na binibitawan mo? Kung oo ang sagot mo, kahanga-hanga ka. Kung hindi naman, ay huwag mag-alala. Dahil ngayong araw ay nakatakdang matutuhan at makamit ang layunin natin na naiisa-isa ang mga positibo at negatibong pahayag. Bilang mga kabataan, marapat lamang na kayo ay maging mulat sa mga pahayag na inyong mga binibitawan hinggil sa paksang pinag-uusapan. Alin sa dalawa ang higit na magandang pakinggan? Bawal magtapo ng basura dito o panatilihing malinis ang paligid? Alin sa dalawang pahayag ang higit na kanais-nais na pakinggan? Kung gayon, pareho tayo ng sagot. Tunay ngang higit na maganda sa pandinig ang panatilihing malinis ang paligid. Meron kasi tayong dalawang uri ng pagpapahayag. Ito ay maaaring maging negatibo o kaya na may positibo. Sa inyong palagay, alin sa dalawa ang positibo at alin naman ang negatibo? Naks ang husay! Ang pahayag na panatilihing malinis ang paligid ay nagsasaad ng positibong damdamin at ang bawal magtapon dito ay negatibong damdamin. Bakit kaya ito naging negatibo gayong pareho naman sila ang kahulugan? Siya nga, ito ay dahil sa paraan ng pagpapahayag. Ang paggamit ng bawal ay nangangahulugang hindi o huwag, kung kaya ang pahayag na ito ay masasabi nating negatibong pahayag. Naunawaan ba ninyo? Awa! Paano nga ba higit na malalaman kung ang pahayag ay positibo o negatibo?
Ang mga positibong pahayag ay mga pahayag na naglalaman ng mabubuti o magagandang pahayag. Ginagamit ito sa pagbibigay ng magandang komento at nagdudulot ng magandang epekto sa nakaririnig at mga salitang ginagamit ay pili o yung mga nagsasaad lamang ng positibo. Hindi ba't nais mo ring masabihan ng magandang komento? Sino ba naman ang may ayaw na makarinig ng magandang komento, hindi ba? Ako man ay nais ko rin iyan. Kaya, sabay-sabay nating tapikin ang ating balikat at sabihin sa sarili na, "Good job ang husay mo!" Ilan pa sa mga halimbawa nito ay, "Napakahusay mo! Alam kong kakayanin mong lahat ang mga gawain." Hayan, ipagpatuloy natin ang talakayan. Ang negatibong pahayag naman ay kabaliktaran ng positibong pahayag. Ito ay tumutukoy sa mga salita o pahayag na naglalaman ng hindi maganda o mabuting pahayag. Kadalasan, ang mga sanhi ng pahayag na ito ay hindi magandang karanasan na nagdudulot ng kaguluhan, kalungkutan at hindi pagkakaunawaan. Halimbawa nito ay, "Hindi ka kasi nakinig sa payo nila. Yan tuloy ang napala mo. Sinayang mo lang ang tiwala ko." Nais mo bang masabihan o makarinig ng ganitong mga pahayag? Ako man ay hindi ko gusto. Ang mga ganitong pahayag tulad ng nabanggit kanina ay maaaring magdulot ng kaguluhan at hindi pagkakaintindihan. Naunawaan mo ba ang pagkakaiba ng positibo at negatibong pahayag? Yay! Opo! Mahusay! Upang higit pa ninyong maunawaan, magkakaroon tayo ng pagsasanay. Sa gawa nito, kailangang gamitin ninyo ang panulat at ang papel. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot na tinutukoy o hinahanap sa bawat bilang. Kailangang maging alerto sa mga letra na babanggitin sapagkat kapag nakuha ang mga tamang sagot ay makabubuo ng isang salita. Handa ka na ba? Sa unang bilang, ang hahanapin ay ang positibong pahayag. Sa letrang E. "Anak, kailangang patawarin mo na siya. Nakita kong mahal na mahal ka niya." Sa letrang F. "Wala akong nararamdamang pag-ibig sa iyo dito sa loob ng aking puso." Sa ikalawang bilang, ang hahanapin ninyo ay negatibong pahayag. Sa letrang D. "Dahil nabulag ka sa karangya ang taglay mo." Sa letrang L. "Minahal at ibig kita dahil ikaw ay ikaw." Sa ikatlong bilang, ang hinahanap ay positibong pahayag. Sa letrang O. "Kapag hindi pa niya ako lulubayan sa kasusunod sa akin, mapipilitan akong isumbong sa mga magulang niya." Sa letrang U. "Matutulungan kita tungkol sa nangyari sa iyo. Basta ba lakasan mo ang loob mo." Sa ikaapat na bilang, ang hahanapin ay negatibong pahayag. Sa letrang E. "Alam mo naman, simula nang kupkupin mo ako, ang lahat ay ginawa ko para sa iyo, para mapaligaya ka." Sa letrang A. "Sinungaling, paano mo mamahalin ang isang lumpong katulad ko? Walang silbi, walang pakinabang." Sa ikalimang bilang, ang hahanapin ay positibong pahayag. Sa letrang L. "Subalit minahal at inibig kita dahil ikaw ay ikaw."
sa letrang W. Pare, ang hirap ng kalagayan ko. Para akong nasa gitna ng nag-uumpugang bato eh. Sa ika-anim na bilang, ang hahanapin natin ay positibong pahayag. Sa letrang I. Matagal na akong nakakalakad at nagpapasalamat ako sa kaibigan mong doktor na siyang tumulong sa akin. Sa letrang U. Anong ibig sabihin nito, Amelia? Bakit narito ang lahat ng gamit ko sa labas? Sa ikapitong bilang, ang hinahanap natin ay negatibong pahayag. Sa letrang T. Okay, ikaw na lang ang bahala sa kanya at alam ko namang hindi mo siya sasaktan. Sa letrang D. Kaya lang, hindi kaya ng puso ko ang ginagawa niyang pagtataksil sa akin. At sa ikawalong bilang, ang hahanapin ay positibong pahayag. Sa letrang A. Pare, huwag kang malungkot. Sigurado akong magbabago rin si Liza. Sa letrang O. No offense, gusto ko lang sabihin sa iyo na bahay ko ito at ayaw kong inuutusan ako ng kahit na sino. Naintindihan mo? Kahit na ikaw. So, excuse me. Hayan, nasagutan mo bang lahat ang bilang? Mahusay! Ngayon na may, aalamin natin kung tama ang inyong kasagutan. Sa unang bilang, ang hinahanap natin ay positibong pahayag. Alin sa dalawang pahayag ang nagsasaad ng positibong pahayag? Ang galing! Ang sagot ay letrang E. Anak, kailangang patawarin mo na siya. Nakikita kong mahal na mahal ka niya. Dumako tayo sa ikalawang bilang. Ang hinahanap natin ay negatibong pahayag. Ano ang tamang sagot? Tama! Ang negatibong pahayag ay nasa letrang D. Dahil nabulag ka sa karangyaang taglay mo. Sa ikatlong bilang naman, alin sa dalawang pahayag ang positibo? Aba, mahusay! Ang positibong pahayag ay nasa letrang U. Matutulungan kita tungkol sa nangyari sa iyo basta't lakasan mo ang loob mo. Ipagpatuloy natin sa ikaapat na bilang. Ang hinahanap natin ay negatibong pahayag naman. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang negatibong pahayag ay nasa letrang A. Sinungaling, paano mo mamahalin ang isang lumpong katulad ko? Walang silbi, walang pakinabang. Dumako naman tayo sa ikalimang bilang. Ang kailangang hanapin ay positibong pahayag. Alin sa dalawang pahayag ang positibo? Tumpak! Ang pahayag na nasa letrang L. Subalit, minahal at inibig kita dahil ikaw ay ikaw. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Tama! Magaling! Ipagpatuloy natin sa ika-anim na bilang. Alin sa mga pahayag ang nagsasaad ng positibong pahayag? Wow! Tama ang iyong sagot. Makikita sa positibong pahayag sa letrang I. Matagal na akong nakakalakad at nagpapasalamat ako sa kaibigan mong doktor na siyang tumulong sa akin. Dumako tayo sa ikapitong bilang. Ang kailangang hanapin ay negatibong pahayag. Alin kaya sa dalawa ang negatibong pahayag? Magaling! Ang negatibong pahayag ay nasa letrang D. Kaya lang hindi kaya ng puso ko ang ginagawa niyang pagtataksil sa akin. At sa panghuling bilang, ang hinahanap ay positibong pahayag naman.
Alin kaya sa dalawa ang nagsasaad ng positibong pahayag? Tama ang iyong sagot. Ang positibong pahayag ay makikita sa letrang A. Pare, huwag kang malungkot. Sigurado akong magbabago rin si Liza. Nakuha mo bang lahat ang tamang sagot? Wow, napakahusay ninyo. Tapikin muli ang balikat at sabihin sa sarili. Good job! Ang husay mo! Ngayon naman, susubukin natin kung may mabubuo tayo na salita mula sa tamang sagot. Gumuhit ng 10 maliliit na patlang na tatapatan ng bawat letra. Sa ika-4 na patlang ay isulat ang letrang K. At sa ika-10 patlang, isulat naman ang letrang D. Sa ibang patlang, ilagay naman ang letra ng tamang sagot na tumbas nito. Halimbawa, sa unang bilang, ilagay ang tamang kasagutan sa unang bilang. Tapos, ang mga tamang kasagutan sa ika-4 na bilang hanggang sa 8 ay ilagay sa bilang 5 hanggang 9. Ano ang nabuo ninyong salita? Sabay-sabay nating isigaw ang sagot ay EDUKALIDAD! Hayan! Batid kong tunay ngang naunawaan na ninyo nang husto ang ating aralin at nakamit ang ating layunin. Ang paksang ito na ating tinalakay, bagaman ito ay napakasimple lamang, ngunit ito ay makabuluhan. Sang-ayon ka ba rito? Siya nga. Ang paksang ito ay masasabi nating makabuluhan sapagkat sa bawat sitwasyon ating kinasasangkutan, mabuti at mahalagang matutuhan nating tumingin sa positibong panig o dahilan ng mga ito. Naway matutunan nating mag-focus sa magandang dulot ng bawat pangyayari sa ating buhay upang magkaroon tayo ng sapat na kapayapaan at panatag na kalooban. Tunay ngang mahirap sa simula, ngunit sulit na sulit naman kapag ating matutuhan at unti-unting natatapos ang gawain. Maliwanag ba? Yay! Opo! Nakatutuwa naman! Kaya kampante akong magiging mabuti at may pananagutan sa sarili kayong mga kabataan. Oras na para sa inyong pagsusulit. Handa na kayo, hindi ba? Huwag mangamba. Magiging madali lamang ito sapagkat naging malalim na ang inyong pangunawa sa ating paksa ngayon. Ang panuto, makinig ng balitang lokal o pambansa mula sa radyo o sa telebisyon. Magtala ng tiglimang positibo at negatibong balita na napakinggan o napanood. Isulat ang pinagkunan ng balita pagkatapos ng pahayag. May halimbawang makikita sa hawak ninyong learning activity sheet sa pahina 57. Maliwanag ba? Naku, ang lakas na ng hangin. Paparating na ata talaga ang bagyo. Mabuti na lang, nakita ko ang listahan ng mga dapat ihanda kanina sa Facebook ng DepEd. Ito ay ang tubig, pagkain, ID card, mahalagang dokumento, flashlight at baterya, posporo at lighter, first aid kit, kutsilyo, radyo, kumot, banig, lubid, gamit panigo, at ilang mga damit. Tawagin man kami para sa agarang paglikas, handang-handa kami! Maging handa sa anumang sakuna, isang paalala mula sa kagawaran ng edukasyon at ng himpilang ito. Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Ngayon ba ang kaarawan mo? Hindi! Hinuhugasan ko lamang ng mabuti ang aking kamay. Sabi ng DOH, dalawang happy birthday songs daw upang makaiwas tayo sa COVID-19. Wow! Ang galing naman! Simula ngayon, maghuhugas na ako ng kamay habang umaawit ng happy birthday!
Ang inyong kalinisan at disiplina ang magliligtas sa inyo. Isang paalala mula sa DOH, DepEd at ng himpilang ito. Ay kinakailangang paglaanan ng mahabang oras upang maisagawa ang gawain. Kaya naman, maaari ninyong gamitin ang bakanteng oras o dili kaya'y habang nakikinig o nanonood ng balita. Maliwanag ba ang panuto sa inyo? Tiwala kong maisasagawa ninyo ng mahusay ang gawain ito. Nag-enjoy ba kayo sa ating paglalakbay tungo sa pagkatuto? Yeah! Nakatutuwa naman! Paniguradong mas mag-e-enjoy pa kayo sa iba pang gawaing makita sa inyong learning activity sheet. Kaya, huwag kaligtaang maglaan ng sapat na oras para dito. Siguruhing maipasa ninyo ito sa inyong guro para sa pagwawasto. Isang makabuluhan at masaganang aralin na naman ang ating napag-aralan at natapos. Huwag pahuhuli sa susunod na naman nating paglalakbay. Paunang basahin na rin ang susunod nating aralin para sa mabilis na pagkatuto sa susunod nating pagsasahimpapawid. Aming pinasasalamatan si Binibining Genevieve B. Umalia, scriptwriter para sa episode na ito para sa Radyo Eskwela at gayon rin sa buong Radyo Eskwela sa Isabela Production Team para maisakatuparan ang learning broadcast na ito. Panatilihin pa ang pakikinig dito sa ating Radyo Eskwela para pagyamanin ang ating kaalaman. Ako ang inyong nakasama, Sir Brian Dumaging Tagaka, mula sa Rojas Standalone Senior High School na nag-iiwan ng katagang sa mundong kaliwat kanan ang negatibo, pilitin mo pa rin maging positibo. Hanggang sa muli, salamat sa pakikinig! Patuloy! Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang maiiwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela!